Lalo si Gino po sa lapel microphone. So, di sila. Bago tani. So, muna yan. Yung mga pastor, si Gino niya, muna ang mayo, lapel kay. Tinig ka mo, magalit mo sa pag-communicate. Kung masari sa tani, mumupili. So, pwede kang mumugaw. So, salamat kay Gino. Okay, pamili di garon sa gusto di. Ba? Family Sunday na ito, pero muna ang mensahe is the family that will last. Okay, at kung muna taon family day, o kung muna taon sa papayap ng pandemic, para sa Salong Beach, nagsalong-salong. Pero kay, nalagyan lang sa gobyerno, no? Kaya sa sunod, no? Nagabi yung mga panahon niya, maturaroon ka ng salong, kaya pag-schedule na lang kung salong, so po dahil kung lockdown, mali pa kasalong mga. Mali pa nito ba nga, sikat po nito. Pero kasalong mo, hindi ko nang salong. So, saan-saan mo, takaroon. So, it is about family ang atong isutan nga ron. So, tayo doon ka family, yun ito, spiritual family and physical family. No? So, sikat po physical family, mauna yung pamilya na usahay gulagun sa pamatayon. No? Usahay po, di pagay namatay, magbuwag na ang magtiayon. So, muna yung mga kagubaan aning physical na family. Pero ang espirituhal ng pamilya, ang mauna yung magpabilin yun, hangtod sa hangtod. Muna na yung pamilya na mo hangtod. Niya, dua po ang panatawa na ang pamilya, mamana ang church, mamana ang iglesia. Namin itawag ko universal church or universal family, nag-pana siya, no? Composed of all saints. Tanan linuas, regardless of denomination. Ang sa natiyahang sikta, no? Basta nagasunod sa John 1:12. Then one third and Ephesians 2:8-9. Dawatong si Jesus, naluwas mo sa Gresya. Regardless sa iyahang sikta o sa iyahang denomination, nasulod siya sa ikawag o universal family or church. So, kita sa MCCSB, itawag tao local church. Local family nga sa kasimbahan na nagulang ko sa lugar ay CCSB, BC Baptist Church, Pope of the Church, sa mga lokal na dyan, pamilya. So mga isoon, anong tanawang karoon sa atong pag-next word about the family that will last o ang iglesia o ng pamilya ng muhangkod? So ani ay pipila ng mga metaphor sa pamilya sa Ginoo. Pipila ng mga metaphor o the church or the family of God. So, tanaw na dahil ng ayaw metaphor siya sa Bible. So, rin ay pipila nga nag-una, mamaya tumisutan na siya tayo iliya na nung gusto yan sa Biblia. So, una, kanang itawag o church as a family. Church as a family. Then, ang sunod na church as a temple. Then next na church as a body, and then church as a flock, and church as a garden or vineyard. So ato na nga naman naman. Unaw na ito kinakagingon nga, church as a family. So in God's family, I learn my true identity. No? Church as a family, in God's family, I learn my true identity. Okay, ang physical na pamilya, ang identity is your apelido. Ako, sa pamilya ko sa mga gusto na. Diba? Kung mga magiging ano, marang ibutan natin rin, kung asa kung nalang lugar mag-natin fellowship, kung dyan ay lain, nag-dyan national fellowship, or kung ano, naman ang desire sa Mindanao fellowship, o even din sa pagkakalik, kagahapon, nagtutang sila, oh, mental, to identify na, ito,
So mana nga, church as a family, in God's family, I learned my true identity. Datong ibasa ganyan in Ephesians chapter 2, verse 19, ang hindi ko niya pagpagod niya, busa ka mo karon dili na makalangyaw o mga dumulupong. Tanas tungod kay Jesus na, na nasulod kita sa espirituhanon ng pamilya sa Ginoo, and it's because akong gituuhan, akong gidawat sa Jesus, o hindi ko niya pagpagod, hindi na mga langyaw o mga dumulupong, kundi mga katagay lungsod sa mga balaan o mga sakto sa panimalay sa Diyos. So na ay panimalay ang Diyos na mao ang iglesia, na mao ka na ang muhangtod, muna itawag ko spiritual family. Eh, atong kiniya, gusto mo kita na mag-uban ka na sa pamilya forever. Di ba? Pero hindi na may tabo sa atong physical family. Kaya nasa kamatayon, natin pa na lalis ng muhangtod sa panagulat, ganda mo tayo mga tilingan, mga kailaran na nairana ang pamilya. Ang atong kasing-kasing gusto yun ni Anang muhangtod ng pamilya, umaw ka na ang spiritual family, ang iglesia. And all of us, na nagatuo kay Jesus, nabilong kita ni anak na pamilya. Nagingon sa Hebrew chapter 2 verse 11. Ang tanan niya na ito kay Jesus, nabilong sa makura niya pamilya. So, dahil ka nung ingon natin na ano itong identify na ikaw sa kukana ng pamilya? Mga physical, mga inintang, makita mo, ah, o yun, kaliwan din siya ni Kamunil, no? Kaliwan din siya ni Matiman, o ka pro limitan. Ngayon, ako na sa mga kanang kapati ko nila, ako na sila yung mga identity. Kung naayang itawag ang mga partidos mong yung binuhod. Pag mag-ilo na tayo ng sinika, o ribbon, ah, di ba? Pag mag-ilo na, o mag-pula na, ah, di ba? Kaya mga identity sa ilan. So we Christians, as a spiritual family na binong ta, meaning forever. Kung sa itong identity? No? Wala ang mga Christian dyan. Sa mga ba, patatok na sila para lang ang, ah, no, na. So ang atong pinakatatok ang atong identity is the baptism. No? After you receive Jesus Christ, ikaw ay naibalong sa kapiksa, isa na tatlo ng isang niya, o isa na brandy mo na gamit sa Ginoo para ka makailan kay Jesus. O kamura, may ang kailan niya. So in baptism, yung publiko na, wala yung nagbautismo na hindi masayran sa kumulisyon o sa publiko. So in God's family, our true identity, pag mabautismohan kami na rin, wala, baptism siya na. Ang word na baptism is from baptism. So wala, kung wala mga simbahan na nagbautismo niya, hindi mo nagbautismo, yun siya niya malam. Kung wala nagbautismo, hindi mo baptismo. Si Jesus, yung baptismohan niya ni baptismo. Baptism si Jesus. Di ba? Kung yan, kayo siya sa southern part of Judah, di southern baptism si Jesus. Baabig na patuloy katanggan na. The southern part of Judah is in Baptism. The southern part of Judah. O yan, karang nakamahan ng Katoliko, i-Baptism mo ang iyong anak sa Iglesia ni Cristo. May yung may nakamahan. Ay, paksakan doon niya. Ay, di niya. Jesus ang relihiyo. Yung pag-Baptism mo, hindi siya din yung nakamahan. Kung muna akong anak na pinaganda, ang ninaw ka mo. Dakong sa Southern Baptist sa Aman. Kaya nga nung iuyon siya naging mga gumawa sa Southern Baptist. Iyan ang katro ka na. Diba, ano, babing mo yung anak na ikaw, gusto ko ka kaya nga, wala ko sumunod silang pagtuo. Kung ano iuyon ka ng Aman din. So mga ito, our identity, kita sa publiko, sa tumik ng baptism, ngayon sila magtutuo.
somos de Jesús, en tu bautismo. Oh. En God's family, church as a family, en God's family, I learned my true identity. So, ilan ka, terlihat na. Ikatawa ang metaphor sa like church as a temple. In God's temple, I am supported by others. Hindi pwede ang templo na puro bumbong, na puro haluki, na puro atok. So they are supported by each other. Para hindi siya matumpag. Kaya lang hindi mo yun. Hindi pwede yung puro haluki. Asan yung templo ko ha? Haligi naman ka lang. Hindi siya matalaw templo na. So what in nun, itang tanan mag-dinabagay. Now, in 1 Corinthians chapter 3, verse 10, 1 Corinthians 3, 16, again, don't you realize that all of you together are the temple of God and His Spirit lives in you? Kung kabalo na, samutin ko sa Ginoo, yung Spirit sa Ginoo, nagapuyo sa inyo. Iklaro din yung dyan, din din natin mo. Makita ang Diyos sa inyo kung gano'n nag-love one another. Hindi pangita ang Diyos sa inyo kung gano'n nag-love one eye, one another. Even na. Dapat, pangita ang Diyos because you are temple of God, may nag-inahalan of support. I need you, and you need me. Tungon kay, hindi kita pa rin ako, talintong. Kailangan ka. Mga kaming mga ang puyo sa kaliputan, hindi ka ng isla, mapuro lamang ang abilidad. Hindi ka ng langga, mapuro lupa ng abilidad. Hindi ka ng baki, nalokso ang abilidad. Ang tara na itong ikaw na hinahangal na ako, ako na hinahangal na. In Ephesians chapter 2, verse 21-22, in Christ, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Kita as temple, uyan sa Ginoo through His Spirit. Wala pa, yakin natin ng love one another. Ano kung si Ibrahim matawag, little heaven. Gusto ka mo, mutila o lalo. A test of a little heaven is learn to love one another. Okay, pag ating simbahan, ang langit na rin. Tinukod mo. Because love covers the multitude of sin. Mawag ni ba? Hindi nga si Brad, nanginahanggan na sa ako. Kung ako nanginahanggan na si Brad. Si sister, nanginahanggan na sa ako. Kung ako nanginahanggan na sa ako. Ano naman? Because we are temple. No? In God's temple, I'm supported by others. Daga na lang testimonyo nga kadada na gusto na pinamuhi, pinahanggan na kaya naman pakinahanggan ng financial na layan. Kung na si sister, na si Brad, na matapunol, o siya kabalo na nagkakalang lipuan ng panahon. Ang Diyos may pinahanggan. Ang dami din na, boy, paano to kay Sina. Eh, may mga anak. I-test na po sa sino, anak. Yung bata mong bigay, anak mong tumoy si mong PC. I-test na yun, sa ato niya, hindi ko na ito. May balo. Magamit siya sa ato mga kaisunan. Di mo niyang kamaturan. We are the simple. Wala mga ikaw ang hindi. Hindi pwede, kaligira ka na. Na ano yung mga marko nila, ano yung mga ransom nila, ano yung mga buhay nila, ano yung atok nila. And in God's temple, I'm so fulfilled. Kaya guys, walay ni usap na ministry na nag-exist without the help of the Lord. O bila na nga, matapag mga international speakers, TV, kaya sa YouTube o sa internet na alam niyo na, ang tumoy, donation. Ako na dito eh. Kaya nag-apagin na dyan. May mga nag-abubi sa ministry. Di isa't isa. No? Kaya
Karena di Asta Unified Church, meminum